Magandang araw po sa inyo pong lahat at nandito po ako in behalf po ng GL Americas para po magbahagi ng ilang encouraging words mula po sa Bible, mula po sa salita ng Diyos. Lalo na po ngayong panahon na halos lahat po ay nakakaranas ng kasalatan, kulang ang halos maraming bagay. Meron pa bang sasapat? Is there anything that is sufficient in our days today? Meron po akong gustong ibahagi sa inyo na matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to verse 10. At ganito po ang pagkakasabi sa New International Version Translation. To keep me from becoming conceited because of this surpassing great revelation, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Pagpalain po ang bawat isa sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos. In these verses po, we find that probably katulad po natin, si Saint Paul po ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok ng buhay. He pleaded three times na ito po ay maalis, pero hindi po inalis ng Diyos as mentioned by him here in 2 Corinthians chapter 12. Bakit po? Because God said, My grace is sufficient for you. Alam po ninyo, sa panahong ito, ang tanging maasahan po natin ay ang biyaya o agrasya po ng Diyos. The only thing that can make us suffice, that can make us satisfied, is the grace of God. Sa simpleng salita po, God's grace means the unmerited favor. Lalo na po ngayong panahon, we really need favor. Not only the favor of men, but far and above, the favor of God, which we call grace. At why this grace is sufficient? May limang bagay po na gusto ko pong iwan sa inyo bago po tayo manalangin. Ang una po, God's grace is sufficient because God is good. Ang Diyos po ang pinakamabuting pwede nating lapitan. Psalm 73 verse 1, ang sabi po roon, The Lord is good to Israel and to those who are pure in heart. Huwag po nating hayaang pasukin tayo ng galit, ng takot sa panahon ito. Panatiliin po nating malinis ang ating puso upang ang Diyos po ay paboran po tayo at pakitaan niya tayo na siya po ay mabuting Diyos. Sa Psalms 100 naman po, verse 5, ang pagkakasabi po ay ganito, For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Ito po, we are part of this generation that should experience the love enduring forever of the Lord. Kahit po may pandemic, pwede pa rin po na tayong ma-overwhelm ng pagmamahal at ng pag-ibig po ng ating Diyos. So why His grace is sufficient? Because God is good. He can always turn everything for our good. Yun po ang sabi po ng salita ng Diyos, because God is good. Ang ikalawa po, His grace is sufficient because God can restore whatever has been lost. Nako, marahil po ang iba sa inyo nawala ng trabaho, hindi na stable ngayon ang source of income, probably you've been separated from your family because of quarantine or because of this pandemic. But you know, my brothers and sisters, God's grace is still sufficient. He can always restore whatever has been lost, whatever has been deprived of us in this abnormal situation, not only of our society, but even of the whole world. Doon po sa Psalms 41, verse 3, sabi po roon, The Lord will sustain him and on his sick bed and restore him from his bed of illness. At doon po sa verse 1, ang mababasa po natin, The Lord will do this to those who are helping the needy. That's why I believe all the frontliners, the Lord will experience, the Lord will grant you unusual favor and blessing because you are attending to the needy. Kaya po, tunay po na ang aming panalangin, maranasan po ninyo ang God's grace which is sufficient. Restoring whatever you have lost, your strength, your time with your family, even maybe your resources, God is able to make beautiful things to happen. Actually po, sa Bible, there is someone in the Bible who had experienced an overwhelming return of God's
favor upon him, si Job. Doon po sa Job chapter 42 verse 10, ang sabi po ng salita ng Diyos, after Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him as twice as much that he had been lost before. So probably po, before this pandemic, ang ganda-ganda ng buhay ninyo, and right now seemingly as if nothing has been left. Well, my brothers and sisters, if you will only appreciate the grace of God, He has the power to restore. And this is our faith. If you keep on holding on, keep on believing, keep on looking upon the grace of the Lord God Almighty, who knows, He will also restore you even much better, much greater than what you have lost. At ang number three po, na gusto kong iwan sa inyo, that truly God's grace is sufficient, God acts in our favor when we ask of Him. Our God is always there when we call upon Him. He always acts on our behalf to favor us when we humbly ask of Him. Kapag tayo po'y tumatawag sa Kanya, lagi po siya sumasagot. Especially if we recognize Jesus Christ as our Lord and our Savior. Sabi po doon sa Hebrews chapter 4 verse 16, the writer is encouraging us and said, let us approach the throne of grace with confidence so that we may find and receive mercy and find grace to help us in time of need. Probably many of us might say this is really the season or the time that we have so much need, and therefore this is the best time to approach the throne of God's grace with humility and faith, calling upon God, and we may find help and His grace at this time. Hingitapit po tayo sa Kanya. Huwag po tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Ang Diyos po dumidinig ng panalangin. Wherever you might be, whatever might be your religious belief, if you will only recognize Jesus Christ as Lord and Savior and surrender your life to Him, then ask whatever He said in John 14:14, ask whatever you wish, you will, and I will do it for you. Kaya lapit po tayo sa Diyos. Why? Because His grace is sufficient. Hindi po siya nagtatangi ng mayaman, sa o mahirap, lalaki o babae, bata o may edad, sino man po na lalapit sa Kanya, Kanya pong pakikinggan. Amen po. At ang pang-apat po, God control all things for our good. Wow! Truly, God's grace is sufficient, especially for those men and women who keeps on believing and depending on Him. Though we do not understand what is happening, we just rely and trust on Him. Well, you will experience the grace of God is sufficient. At the end of the day, everything will end up for our good. Romans 8:28, sabi po roon, all things works together for the good of them who love God and called according to His purpose. Kaya mga kapatid, run to the grace of God. It's sufficient. Probably, you don't have enough food to eat. Probably, no enough money to spend. But always remember, my brothers and sisters, that the grace of God is sufficient. He will turn every difficulties for your testimonies, every testings for your triumph, every weakness for your witness, and every need for your supply and blessing. That's why, my brothers and sisters, nais ko pong ipaalala po sa inyo sa pangangailangan po o kalagayang walang-wala tayo. Makikita po natin, kayang-kaya ng Diyos pagandahin ang istorya ng ating buhay. Huwag na ho tayong lumayo. Maramihin, marami kayong mga kilala na ang kanilang buhay ay naging magulo sa kalagitnaan ng kaguluhan, sa kanila natagpuan si Jesus na naging dahilan para magkaroon sila ng kapayapaan. May mga taong probably ay nasa kulungan, pero doon nila natagpuan ang tunay na kalayaan. Mga taong iniwanan, pero doon nila naranasan ang totoong pagmamahal ng ating Diyos, because God's grace is sufficient. And last but not the least, why God's grace is sufficient? Because God has the power to empower us to make us victorious. Kayang-kaya po tayong pagtagumpayin ng Diyos sa mga pagkakataong we saw and we find that our money is not enough, our strength is not enough, our connection is not working, our work is not providing. Then let the word of God by the work of His grace empower us
and lead us to our victory. Alam po ninyo, sa Bible, kapag binasa niyo po ang Biblia, marami kayong makikita ng mga lalaki at babae na ang kanilang mga buhay ay ginawa ng Diyos ng mapagtagumpay. At sa panahong ito, kayo pa nga po ba tayo pwedeng umasa kung hindi po sa ating Diyos? That's why, my brothers and sisters, like St. Paul, may we also say every day that God's grace is sufficient for us. For God's power is made perfect in our weaknesses, in our limitations, in our nothingness. God's power will be complete. Doon po sa 1 John 4:4, ang sabi roon, greater is He that is in us, which is the Holy Spirit, than He that is in this world, which is the pandemic. That's why we allow the Lord to work in our lives. And He will make you victorious and even more than conqueror, as the Bible said in Romans chapter 8. Let's go to that verse quickly. Romans chapter 8, 37. It says here, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. What is the word no? Because there was a question beforehand. He said in verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face all day long death. We are considered as sheep to be slaughtered. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. And the verse continue, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow! That is victory. Let us not bow down to this virus, but let us bow down to the Lord Jesus Christ and let us allow Him to make us arise victorious in the seasons that we are facing today. And my brothers and sisters, last verse that I want to quote to you is in Luke chapter 10 verse 19, where the Bible said, God has given us power to tread on serpents and scorpions and above all the powers of the enemy, and nothing shall by any means the enemy can hurt us. This is the grace of God, which is sufficient for all of you at any situation, at any time of the day. That's why, mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, bangon po tayo. Sa biyaya at grasya ng Diyos, tayo pong lahat ay magtatagumpay. Tayo po ay manalangin. Minamahal namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat na sa panahon na halos wala na kaming maasahan, wala na kaming masandigan, wala na kaming matakbuhan, nariyan ka, Panginoon, na laging tumatanggap, nakikinig, tumutulong, at gumaganap ng iyong pangako. Lord, we recognize that truly, we have nothing but your grace. And by your grace, we come before you today. Lumalapit po kami na sumasampalataya at umaasa, katulad ng iyong ipinangako at sinalita sa buhay ni San Pablo. You said, Lord, my grace is sufficient for you. So let, Lord, let your grace be truly be sufficient for each and every one of us. And you said, Lord, for your power. Lord, you said, for your power is made perfect in your weakness. Lord, we need you today more than ever before. Kailangan ka po namin sa aming buhay. That's why we humbly come before you, approaching the throne of your grace to find help in times of our need. Kaya po, aming dinudulog sa iyo ang buhay ng aming mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga kapatid naming nangangailangan na wala ng trabaho, na wala ng magandang pagkukuna ng kabuhayan, wala ng ibang maaasahan maliban sa inyo. Lord, kayo po itapat sa inyong pangako. We believe, Lord, you are good. That in your goodness, Lord, you can turn the situation of our lives into something good. Kayo po ang aming inasahan at pinananampalatayanan. Lord, whatever the enemy has taken from us, we believe because of your amazing grace, you can restore everything that we have lost, O Lord God. That's why we come to you today. Lord, hold on to us, O Lord. Allow us to know that your grace is truly sufficient. Lord, act on our favor. Paboran mo naman po ang buhay ng aming mga kapatid.
Lord God, ikaw po ang sumama, maghari, manguna sa kanilang mga buhay. Maranasan bawat isa na tunay o Diyos ang iyong pagsama sa kanilang buhay at magkaroon ng magandang hangganan ang lahat ng mga pangyayari ito sa aming individual na buhay, sa aming bayan, sa aming bansa, sa aming pamilya. Tulungan mo po kaming maging mahinahon. Help us to be patient, help us to be kind, help us to be humble and to be meek and to wait upon the Lord to turn everything for our good. And finally, Lord, we pray, help us to be victorious. Mapagtagumpayan namin ang labang ito, laban sa COVID-19, laban sa kahirapan, laban sa kaguluhan, laban sa takot, laban sa pangamba. Let your mighty power, let your anointing continue to lead us to our victory. And Lord, we continue to destroy, to rebuke all forms of fear, worries, calamities, even COVID-19. We bind this virus away from our lives in Jesus' name, in the name of Jesus. And Lord, grant us to experience your divine protection, your divine provision, and let your presence abide with us, O Lord God. And not only during the seasons, Lord, we pray all the seasons of our lives, may we say that your grace is sufficient for each and every one of us. Lord, continue to bless our countrymen, not only here in the Philippines, but even around the world. Salamat po ng marami. Ikaw po ang balwalhati, maitaas sa aming buhay, at patuloy po namin ipagsisigawan ng isang katotohanan. Truly, God's grace is sufficient for each and every one of us, because God is good, because God is the restorer of everything that we have lost, and because God will favor us in everything that we ask, and God will bring something good out of all these things, and He will make us victorious. Unto the name of Jesus, this we declare and we pray in Jesus' name. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na buhay, at lagi niyo pong tatandaan ang ating pong Diyos na mabuti, hindi po nagbabago kailanman. And I quote our dear Bishop Brother Eddie Villanueva, who used to say, always remember, God is greater than the totality of every problems in this world. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na buhay.